Yun, bali mag-blend niyo ng dalawang fender. Saka dalawang ano, saka dalawang parts. Bali gagamit ako ng ano, blending clear para makatch niyo yung mga overspray and ma and pagbagsak ng base color, hindi siya dry. Para hindi mag-create ng mga halo sheet. Pwede tayo ng blending clear. Base color. Tapos blending clear dito rin sa kabilang side. Ganun pa rin. Tapos base. Flash up tayo, tapos second coat, then drop coat. Second coat tayo, napansin ko dito sa aking ano, sa aking application ng base coat, medyo malalaki yung texture ng aking spray kasi yung nozzle ko sa ano ko pang base ko ay 1.4 and itong original paint ay sobrang fine ng kanyang ano, sobrang fine ng kanyang texture ng base niya. Kaya meron akong isang technique dyan para ano, mapahin nyo. Bali mag-a-adjust ako ng fluid. Ang adjustment ko ng fluid tip ko. Tatansyahin ko mamaya. Bali, apply muna ulit ako ng wet base. Ayan ang wet bed. O yung blending clear. At magkabila. Bali, i-adjust yung ano ko, yung aking fluid tip. Papasok ko. Dati normally open, gawin kong ano mga sa dalawa, tatlo. 3.5 turn. Siguro mga 80% na open. Pipino ano niya, pipino ang metallic niyan, ang toxic ng metallic at saka texture na pipino. And i-bilisan ko rin yung application ko, yung stroke, para mas fine lalo.
Ganun, ganun. Sa kabila ulit, apply tayo ng wet base. Ganun yung application. Siguro mga ang overlap na ginagawa ko, mga 85% overlap. Siguro sa mga ganitong kind ng metallic na verify na metallic, suggest ko sa inyo gumamit kayo ng mga 1.2 na nozzle para talagang fine yung ano niya, kasi kahit fine yung metallic pero yung texture niya naman malalaki. Makapansin niyo parang kulay pa lang orange peel na, kasi yung bigla yung dating ng ano, kasi naka-fully open ako kanina. Yung ngayon na rectify ko naman. And ayun, kung wala naman kayong ano no, sir, kailangan yung mag-adjust, maglaro ng adjustment. Ngayon magpa-flash up ako ngayon. Tapos magda-drop out ako. Tapos clear coat na. And double check nyo bago kayo mag-clear coat. Ayun, magda-drop out na ako. Apply ulit ako ng wet bed. Kabilang side. Tapos drop out tayo. Ngayon, drop coat, mag-reduce ako ng ano. Mga 1.2 bar lang to. Tapos pa-drop lang. Tapos ganun pa rin, naka-ikit pa rin yung ano ko, naka-ikit pa rin yung adjustment ko. Yun. Iniingat ako kung pumunta yung pink doon sa may ano, sa may hood. Kasi baka mag-offshade tayo doon. Pero makikita niyo naman kasi kung ano eh, kung pangit yung ano, kung hindi maganda yung mix nyo. Kahit wala pa yung clear coat, mapapansin niyo agad pag hindi okay yung ano, yung mix nyo. So para wala naman akong ano, nakikitang offshade na ano. Tapos blending clear ulit tayo sa kabilang side. Tapos base ulit, base.
okay na. Flash up tayo, tapos clear. Itong pag-aano ng pag-blend ng silver, medyo mahirap, mahirap siya. Pero once na kayo yung ano, yung nag-mix, tapos eh pag naka ano, talagang kahit texture iya ano nyo, i-mamatch nyo sa original color. Kasi minsan baka sobrang ano naman nung original, maganda yung lay ng ano, tapos yung spray nyo naman pangit. Hindi mahala tayo, pero sa mga Marcelan tao, pansin yun. Ayun, and bago mag-clear, hanggat may nakikita kayong ano, mga black spot, bago kayo mag-clear, i-double check nyo lahat nang wala nang ulitan.